Anong pumapasok sa isip nyo kapag naririnig nyo ang mga salitang Bumblebee, Herbie at Pendong Peace? Alam nyo na siguro kung ano yung kotse yung pag-uusapan natin ngayon. Ako nga pala si Carl. Pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamabentang kotse sa buong mundo, ang Volkswagen Beetle. Ang Volkswagen Beetle ay isa sa mga icon sa mundo ng kotse. Masasabi ko na ang kwento ng Beetle ay kwento ng isang magandang transformation. Dahil ito ang sasakyan na tumawid mula sa madugong digmaan hanggang sa maging simbolo ito ng kapayapaan. Pero paano nga ba nagsimula ang paghahari ng mga kotse? Kuba. Flashback tayo sa nakaraan. Based ang sasakyan sa golden ratio na makikita mo sa nature. Biomimicry ang tawag nila dito. Kapag kinopya mo ang design ng nature para mag-engineer ng mga bagay-bagay. Lumabas ang Beetle sa pangalang KDF Wagen na ang ibig sabihin ay strength through joy. 1938, tinuloy na nila ang produksyon ng mga Beetle para sa masa. Nag-release sila sa una ng 10,000 Beetles para sa average consumers at sumikat ito sa Germany. Tinawag nila ito sa sikat na bansag na alam natin, ang Volkswagen Type 1 o Volkswagen Beetle. Tuwan-tuwa ang mga German sa kotseng ito dahil bukod sa mura, madaling ayusin, maganda pa ang forma, higit sa lahat, sobrang tibay pa. Sa wakas, nagkaroon ng chance ang mga lower class na magkaroon ng kotse nung panahon na yon at revolutionary talaga ang Volkswagen Beetle. Design ito para maging reliable at kahit idaan mo sa off-road, kayang-kaya. Malakas ang bentahan ng Beetle sa Germany pero ayaw ito ng kalapit bansa nila dahil may problema sila sa Beetle. Sobrang bagal nito sa 25 horsepower at may top speed lang na 80 kilometers per hour. Hindi lang dahil sa bagal ang dahilan nila, kundi dahil galing mismo ito sa isang notorious na diktador. Hindi sila makabenta sa sarili nilang lugar at dahil dyan, dinala nila ang Volkswagen Beetle sa Amerika. 1949, inimport nila ang Beetle sa Amerika at ganun din ang tanggap nila dito. Mabagal at may madilim na nakaraan. Nagbago ang lahat nung hiner nila si Bill Birnbach na isang genius pagdating sa marketing. Gumawa siya ng marketing headline na nagpasikat sa Beetle. Sinasabing ito ang greatest ad of all time na nagpabago sa industriya ng marketing. Ang nilagay niya sa headline, kabaliktaran ng lahat ng marketing copy nung panahon na yon. Ang headline, Think Small. Inalok niya ito sa mga customer bilang isang mabagal at maliit na sasakyan. Hindi man kasing lakas ng iba, nagagawa naman ito ang function ng isang basic na kotse. Nawala din ang pressure ng mga customer na magpalit palagi ng latest version ng kotse dahil halos hindi din nagbabago ang itsura ng Beetle mula 1951 hanggang 1961. Dahil sa genius marketing ng kumpanya sa Amerika, tumaas ang benta ng Beetle ng 50%. Bumenta na parang pancake ang Beetle sa Amerika, lalo na sa mga kabataan at hippies. Dahil sa kasikatan ng Beetle, naging household brand na din ito sa Amerika, nakahalera ng Ford. At dahil kakaiba ang charm at itsura nito, nagkaroon din ito ng pelikula, ang Herbie the Love Bug noong 1968. Nag-feature ito ng bidang Volkswagen Beetle na may sariling isip at ugali. Nasundan pa ito ng ilang sequels at pinasikat pa nito ng husto ang kotseng Kuba. Noong 1972, lumabas ang 15 millionth Beetle ng kumpanya. Sa eksaktong 15,007,034, nag-celebrate ang Volkswagen sa milestone na to. Dahil na-break na nila sa record, sa palakasan ng benta, ang Ford Model T. Ang ibig sabihin ng mga panahon na yon, ang Volkswagen Beetle na ang pinakamabentang kotse sa buong mundo. Namayagpag ng husto ang Beetle ng ilang dekada at kinagiliwan din ng mga car enthusiasts sa iba't ibang bansa. Bandang 80s, medyo humina na ang benta ng mga kotseng Kuba. Naglabas pa sila ng mga modern versions nito hanggang 2019 pero dahil nalaos na nga ito, hindi na din bumenta. Mula 1938 to 2019, nakabenta ang Beetle ng 23 million units. Sa negosyo, kung sino ang patuloy na nag-i-improve, sila ang nananalo. Nilangaw ang Blockbuster, DVD at Video City nung dumating na ang Netflix. Dahil hindi na nag-innovate ang Beetle masyado, ganun din ang nangyari. Natalo ito ng mga bagong dumating. Ang nakatalo sa record nito sa pataasan ng benta ay ang Toyota Corolla na nakapagbenta ng 25.5 million units noong 1997. Kinuha nito ang spot ng Beetle sa pinakamabentang kotse sa buong mundo at Corolla na ang nagpatuloy nito. Ang isang madilim at brutal na nakaraan ay naglabas ng isang bagay na naging simbolo ng saya, kapayapaan at pag-ibig. Sa bawat masamang nangyayari sa'yo, tandaan mo palagi na mayroon pa ring maliwanag na bukas. Naniniwala ako na ito ang simbolo ng kotseng ito at ito ang kwento ng Volkswagen Beetle. Please share this video at kung may content suggestion ka pa or feedback, comment mo lang yan below. Salamat sa panonood!